sisingit sana namin doon sa polo ngayon, ang magbibigay ng mga naaprubahan na po doon sa loan account, nabigyan po ang Oman ng 3,000 para sa 3,000 na OFWs dito. Pero lumabas na nga po yung mga nag-apply, kaya nakikiusap kami na mag-cut-off lang muna kami habang para tinatapos namin lahat yung evaluation ng 3,000 applicants na sa aming paningin ay matatapos namin ngayong ngayong linggo. Doon sa payment naman po din, ang ginagawa namin is online, kaya lang tulad ng nasabi ko, limited po yung transactions ng Bank of Oman, which is sila lang po yung parang na tuloy-tuloy yung operations ngayon. So nagbabayad kami through ATM, yung iba pinapatawag namin yung malapit sa within Muscat area. Tuloy-tuloy po yung ginagawa natin para mapaabot po sa ating mga kababayan po, FWs. Opo. So ang tinutukoy po nyo, sir, is yung financial na assistance po, sir? Opo, opo. Yung $200 financial cash assistance under Dole ACAP. Kung, yes. So kung susumahin, attorney, magkano ho yan sa pera po na sa Pilipinas? Ang nakalagay doon is $200 or 10,000. Ah, okay. 10,000 pesos po. 10,000 pesos. Mm-mm. Aside ho sa cash assistance, attorney, wala na ho bang mga relief goods naman? Meron po. Yung relief goods kasi po is pinagtutulong-tulungan na po natin with Filipino communities. Kasi may mga kababayan naman po tayo rito na tuloy pa rin yung trabaho nila. So, ang ating polo, Philippine Overseas Labor Office, may pondo po tayong konti na nahanapan at nag-request din tayo ng sa Maynila, so tinutulungan naman tayo. Pero syempre, limitado naman po yan. So ang ginagawa namin, nagkaroon kami ng Memorandum of Agreement with the Filipino Community, yung tinatawag nila rito na PhilCOSO, Filipino Social Club. Yan lang po kasi yung recognized, isa lang po kasi yung parang nirecognize ng Oman na Filipino Community Group. Tapos under them, marami naman na rin sila. Sila na po yung nag-approve ng mga umbrella organizations nila. So nagkaroon po kami ng agreement para magtulungan po, ma-centralize yung resources. Tapos magtulungan din po sa pag-distribute. Pero you know, Jonel, hindi pa rin perfect. Meron pa kasi, alam mo naman, mga kababayan natin nangangailangan. Pero kailangan natin maabot sana yung hindi pa nakaka-receive. So yun ang pakiusap namin sa kanila, na kung nakareceive na po sila ng relief goods sa isang organisasyon, eh sana bigyan natin ng pagkakataon naman yung iba. Attorney, kung may natatanggap din ho kayo mga relief goods mula po sa Philippine government dito sa Pilipinas, and then nagkakaproblema, so ano po yung ginagawa ho ninyo para maayudahan yung iba, sir? Wala pong pinapadala na mismong relief goods galing sa Pilipinas, actually, no? Kasi ang meron is kung doon kasi lahat ng polo may regular na pondo yan sa kanilang operasyon, di ba? So yung iba na hindi na namin magamit, dinadagdag na namin doon sa pag-purchase ng mga relief goods. So yun pong ginagawang sinicentralize po namin. Tapos lahat po nung nagre-request, ginagawan po namin ng master list. Tapos nag-uusap-usap po kasi kailangan maintindihan natin yung dito po kasi sa Oman, medyo malaki po yung land area nila. Yung isang lugar po rito, kailangan po pang mag-plane ng 1 hour 30 minutes para maabot po. Marami rin pong OFW doon. Tsaka lockdown nga kasi wala naman airplane, wala naman pong airport, tsaka sarado po, di ba? Kasi yung mga kung dyan sa atin, parang yung probinsya, hindi po pwede bumiyahe ang isang tao galing sa isang probinsya papunta sa isa. Parang dyan din, parang din pong yung sitwasyon natin dyan. So, kailangan makikoordinate po doon sa mga asosasyon doon na meron ding kinagawang relief goods activity. So, meaning, sir, nahihirapan po kayo sa pag send no, ng mga tulong sa ibang mga overseas Filipino workers? Opo, kuminsan po. Pero yun nga, tulad ng nasabi ko, dahil sa coordination po natin with the Filipino Social Club,
na meron naman po silang mga organisasyon din under them doon sa mga lugar na hindi maabot, nagkakaroon na rin, at least nahahabot na rin po namin yung mga OFWs doon sa mga lugar-lugar na yon. Pero kuminsan may tatawag pa rin na walang-wala, no? In fact, kuminsan din yung mga kababayan natin, siguro dahil sa desperation ngayon, kuminsan may tumatawag po na walang-wala na, kawawa-kawawa. Pero nung nakita po namin, meron naman palang nakuha before that. So, yun nga po ang pakiusap natin sa ating mga kababayan na sana sa mga ganitong panahon, magtulungan tayo kasi alam natin na mahala tayong ating buhay, pero may mga buhay pa rin naman po na iba na kailangan natin na bigyan din ng atensyon. Attorney, may mga interviews ho kami sa mga kababayan ho natin dyan sa Oman, and may mga reklamo sa Philippine Overseas Labor Office. Ito po ay sa inyong tanggapan, sir. So, ano ho ang sagot ninyo sa mga complaints nila? Anong klaseng complaint po? Yung hindi daw po natutulungan, wala daw pong ayuda pa na nakakarating sa kanila, sir. Siguro mas kasi actually inopen ko na nga po ang aking cellphone, kung titingnan mo, punong-puno na po ang ating lang pong pakiusap sa mga kababayan po natin. Kung titingnan po natin, ilan lang po yung tao natin sa ating polo, at kami po kahit lockdown, pumapasok po kami doon sa ating polo, kahit nakalagay doon po na closed para po pumasok at matulungan po yung ating mga kababayan. May limitasyon lang po tayo. And kami po yung humihingi ng paumanhin kung sino po yung hindi pa natutulungan, kasi tulad po ng doon sa Dole ACAP. Ang requirements naman po ng Dole ACAP, hindi po naman po kami ang nagbigay. Ayan po ay nakalaan si Department of the 212. Ang una, kailangan po mag-apply po ng may application po. So, marami naman pong nakapag-apply na, more than 5,000. In fact, as of this date, 6,000. Kaya lang po, ang Dole ACAP po na yan is ang nilabas po na pera ng ating mahal na presidente is 1.5 billion lang yon. Ang 1.5 billion, i-divide mo po yan by 10,000, which is supposed to be yung isang OFW, 150,000 po yun, no? Na OFWs. Pero ang pinag-uusapan po natin, buong mundo po. Million po, mahigit na million po yung mga OFWs natin sa buong mundo. Kaya nga po, parang dinivide-divide na lang po yan kada lugar. Ngayon, ang Oman, kung i-compare mo po sa Saudi Arabia, sa Qatar, sa Kuwait, mas maliit po yung OFWs dito, 50,000 plus po compared sa ibang lugar na umaabot po ng 300, 400. Ngayon, doon pa sa mga application nila, kung minsan po marami pong nagpadala kung saan-saan pinadala. Tapos yung mga attachment, kailangan hanapin mo yung iba, instead na isa lang doon sa email na sinabi po namin, kasi kung dadalhin po sa email na regular email po ng ating Muscat, 20,000 po yung nandoon na yung regular po na ano. So may number mo naman po tayo sa Polo Muscat, at kung ano po yung hinahing, lalong-lalo ito po kailangan maintindihan natin na yung relief goods po, hindi naman po yan parang ako, OFW ako, bigyan mo ako ng relief goods. Hindi po, kasi kahit tingnan po nyo, wala naman pong nasabi na, kayong mga Pilipino, yung polo, meron silang pang relief goods sa inyo. Hindi po. Actually, ginagawa po natin ng paraan yan na magkaroon ng relief goods. Tapos, depende po sa pwedeng abutan, ma-reach out. So, kung meron po, simula po nung ng April. Nagsimula po kami may mga pictures po kami ng naabutan. Siyempre sa sitwasyon natin, hindi naman po natin, kasama na nga po ako nag-drive, ako rin po nakikiano doon sa mga ano namin. Ngayon, may mga 8 po tayo, kasama yung 8 na sasakyan na umiikot po kung dito sa Muscat lang ang pag-uusapan. So,
paumanhin po kung sino po yung mga nagatalent at hindi po na aabot, parating nyo po at tatawin po namin lahat ng aming makakaya. Sana po ang isipin natin, lahat po tayo apektado po ng COVID pandemic. Kaya kailangan po tayo mag-ingat lahat. Kasi kung may na-affect sa Abu Dhabi, may namatay na pong isang taga-polo, no? Na nagbibigay ng mga ganyang ayuda. So sana isipin natin po na hindi lang naman kami ang lahat po tayo apektado po ng COVID-19, and we're doing everything we can to get out of our way. At sinabi sa amin, work from your house, work from your apartment, pero mahirapan po ganun, lalong hindi po kami makakarating ng para sa ating mga kababayan. So nag-take life kami actually to go to the office every day para lang po magawa namin yung ating ginagampanan bilang tatapolo po, no? Attorney, kayo po ay napapakinggan, no, sa radyo dito po sa Bombo Radyo Kawayan, at the same time na susubaybayan ho sa pamamagitan ng ating live sa Facebook, at marami ho tayong mga taga-subaybay dyan sa Oman. So sa mga nakatutok sa ating interview ngayon, sir, ano ho ba yung maipapayo ninyo sa iba na ganito po yung situation na wala pong natatanggap pa na tulong mula po sa polo? Yung hindi pa nakakatanggap na nakapag-apply naman po, kung sa Dole Aka po yung pinag-uusapan natin, unti-unti po naman. Actually, kung titignan mo doon sa dito sa entire Middle East, kami yung isa sa pinakaunang nakapagbayad, no? Ang pakiusap lang namin, itong limitasyon po natin. Yung payment po sa banko, limitado. Pupunta ka naman sa CDM. Dito kasi may CDM. Tapos ang transaction, alam mo nyo, yung transaction sa Bank of Muscat ng online payment is only 5 transactions po. So kaya nga po nandun ako sa banko kahapon, nakikiusap ako, para sana mabigyan kami ng special privilege. Kasi sabi ko, we have to give this to our Filipinos whose applications were approved. But wala, hindi naman, iba naman, hindi naman po ito Pilipinas para sa ganun. Ngayon, sa ating mga kababayan, pakihintay lang po, kung na-approve po kayo, yung mga nag-approve po, yung mga nakapagpadala po. Tapos, sinabi po sa inyo na acknowledge, ibig sabihin po, more or less approved na yon. Pakihintay na lang kasi tumatawag naman po kami. Yung namang nasama sa cut-off, ang sabi nga namin, sige mag-apply, i-file nyo na yung application nyo. Pero wala na pong commitment kasi dependent lang po kami doon sa binigay na quota ng Oman. Mm-hmm. Kaya kung nag-apply lang po sila after 23, kahit na-receive po namin yan, hindi muna namin na bring a process, dahil na po uunahin namin yung 5,000 plus, kasi doon sa 5,000 maraming doble-doble doon, kaya ang aming pananaw baka may maiiwan pang slot, at tayo na lang po ay manalangin na sana mabigyan ng additional po, kasi ang ating pagkakalam, kinagawan po ng ating gobyerno na makahanap pa ng additional na pondo para sa mga ganitong sitwasyon. Doon sa relief goods po, kami po ay nakikiusap. Hindi po ito isang anong tawag nito? Matter of right na bigyan, kasi ang lumalabas kasi parang in fact ako mismo, asan na yung relief goods ko? Bakit wala pa akong relief goods ngayon? Ilang beses akong tumatawag dyan. Hindi naman po ganun yung sitwasyon na basta't kakailanganin mo, may magdadala. Ginagawa po namin, halos araw-araw nandun po kami sa office. May mga volunteers din po tayo na mga Pilipino. Kasi itong sa relief goods lang ang gagawin namin, hindi na namin maasikaso po yung sa Dole Aka. Apat lang po yung staff natin na regular dyan sa polo. Yung iba po, may local hire po tayo. At lalong-lalo na po ngayon, yung local hires po natin, yung tatlong local hire, Muslim po sila, at kasama po sila sa Ramadan. So syempre, hindi naman po natin sila mapilit na kasama po hanggang gabi, kasi nag-prepare po rin po sila sa Ramadan. Isang buwan po yan. Mm-hmm. At yun lang po ating paabot nyo, at gagawa natin. I think at this point in time, sana po
pasan na natin yung mag-negatibo, kundi let's look forward doon sa ano. Kasi sa aking pananaw, my honest feeling, kung titignan mo po yung mga natulungan, kontra doon po sa, siyempre, naghihinaing, is mas marami pa rin po. Kaya lang, hindi po natin yan ina-announce. Opo. Attorney, yun pong banking system na sinasabi ho ninyo, 5 lang ho ang ina-accommodate sa isang araw yun, sir? Or ano po? Oo. Yung sa yung online banking ng Autonomous Card, yung transaction nila is only 5. Nakakagulat. So, isang ginagawa po natin, ang isang ano po nila kasi is pupunta ka, di ba, may ATM. Dito may ATM po, no? Doon sa ATM kasi, dalawa, dito sa Muscat at dito sa Oman, yung ATM nila dalawang klase. Yung ATM is yung ATM kung saan ka mabibito. Yung tabi nun na machine is CDM po ang tawag, CDM. Yung CDM, pwede kang magpadala rin ng pera doon. Ngayon, so lumalabas po yung mga staff natin habang mag-set po sa CDM. Yung iba po, anong tawag nito? Nagkakaroon po ng electronic travel, no? Bakit kung minsan naman, pag successful naman, siyempre nakapagpadala ka kunwari ng 3, nakapila dun sa likod, kakatukin ka na naman. So, hanap sila ng ibang CDM na walang masyadong tao. Ganun po. What I'm saying is may limitation. So, kami po, nag-iisip na po ng ibang paraan. Ang iba, sinasabi namin, kayo po ba, malapit lang dito sa Muscat, pwede po, baka pwede po kayo makapunta rito. Pero hindi po namin ina-anunso. Kasi pag nagdansahan po sila sa ating embahada, tama, bawal po yun. Lalong may nagsasiren po. Bawal po yung group of 10. Kaya na po, inaano namin, pwede ka bang pumunta mamaya sa Juan Cajon. Ilan na yung natawagan ko. I was able to talk to around 20 people. Punta po kayo ng 1:30. Yung isa naman, sinabihan ko 11. Yung isa naman, 10 o'clock. Ganun na lang po yung ginagawa namin. Aside from yung tuloy-tuloy pa rin na pagpunta ng CDM. Kasi yung iba, hindi naman sila makapunta ng Muscat. Yes. Nandun sila sa ibang lugar na hindi sila makacross ng border, ng boundary po.